Love Run is the off run. Like na naman tayo. So ito yung nangyayari ngayon na tuloy-tuloy yung mga smear campaign, yung mga paninira sa atin, yung mga haters, yung mga pakawalaan ng mga medical doctors na to, yung pakawalaan ng mga DOH na to, yung pakawalaan ng mga doktor na ayaw mabooking na nagnanakaw talaga sila. Nilalayo nila yung usapan, okay, hindi daw ako license. Hindi naman totoo, obviously. Kasi paano ako para sa Philippines kung hindi ako license? Na-cashew wala daw ako license sa Amerika, hindi rin totoo. Na-cashew, dinis-own daw ako ng Philippine Physical Therapy Association. Ba't ako dinis-own nun? Hindi mo na ako member nun. Kung nakapag-physical therapy na kayo, alam niyo ang ginagawa ng physical therapy sa Philippines. Ang ginagawa lang, nag-hot compress, kukuryente, nakatakin yung likod mo, bibigyan ka ng random exercise sa pwede mo na i-Google. Ganun, habol sila, tama sabi ni ano, sabi ni Ebony Bernas, habol sila ng habol sa page ko, habol sila ng habol sa akin. Kasi nga, it's not about medical misinformation. Hindi po nagkakaroon ng medical misinformation dito. Sinasabi ko lang, yung totoong nangyayari. Yung politics sa pinag-uusapan natin, yung politics, yung socio-economic standing ng mga tao. Ay ko ang sinasabi. At ito ha, ito nakatawa. Kasi nung nandun ako sa isang public place, natural kailangan nakamask ako, di ba? Sabi na, ba't di ko nakamask? Alam mo, di ko niniwala sa COVID. Kung di ako uhulihin, at alam kong okay lang, kahit magtanggal ako ng mask, hindi ako magmamask. Shit, I won't even wear that freaking ano ba yan, yung face shield na yan. Hindi ko susuot yan. Kung alam kong hindi ako huli yan, hindi ako susuot yan. Sira ulo ba kayo? Bullshit yan sa Pilipinas. Bullshitan yan. Pilipinas lang gumagawa yan. Pera-pera talaga. Guys, wala akong sinasabi na walang COVID. Hindi ano ko, papatulong sa akin. Yan. So, hindi ko sinasabi na walang COVID. Ang sinasabi ko is, hindi na siya ganun karampan sa Pilipinas. Tapos yung claim nila, nakakamatay ang COVID dahil si airborne daw, hindi totoo. Nakakamatay ba talaga siya? Kasi ganun ba siya talaga ka-viral, virulent? No, hindi siya ganun ka-virulent. Na namamatay lahat ng tao na tamaan ng COVID. Ang dami-dami nag-recover, wala nga hanggang 2 weeks lang. Kasi nasabi nila, yung mga medical doctors daw dyan sa Pilipinas, yun daw yung nakitreat ng COVID. Really? May specialist tayo ng COVID sa Pilipinas, sa doktor? Wow! Specialist daw sila, ang kapal ng mukha. Guys, maraming mga paninirang gagawin yung mga yan kasi syempre pakawala yan kasi na-hit natin yung pinagkukunan lang ng pera, which is PhilHealth. About Diyos ko, nautop lang COVID na eh, diba? Nasaksak COVID, nabangga na sasakyan, namatay COVID, nagkaroon ng heart attack COVID. Na-hit natin yun eh. Alam na alam ng mga ng DOH na yan na yung nabibil sila ng PhilHealth. Ikaw ba naman eh, ikaw ah, simpleng doktor ka, example GP ka o family med ka. Tapos ang kinikita mo sa consult, example lang naman, 1,000 pesos. Right? So, itong PF mo, 1,000 pesos. Pero sabi na, pag tinag mo, nag-treat ko ng pasyente na COVID, at tinag mo na COVID claim, yung 1,000 pesos mo, magiging 30,000 plus. Pag mild, pag severe, 780,000. Eh, syempre, kung kumikita ko lang sa PF mo na 1,000, pag consult na, bigla magiging 780,000. Alam na, di ba? Alam na, naku, lahat ng cases COVID. Umutot COVID, nabangga COVID, nasaksak COVID, dumalentong COVID, lahat na lang COVID. Yan yung fact, yan yung totoo nangyayari sa Pilipinas wherein hindi nila binibigyan ng halaga yung kapakanan ng maraming tao sa bansa. Paano may hirap, paano yung wala makain, paano talaga yung utang na lang ng utang. Hindi lang iniintindi yun. Iniisip lang nila, hindi, lockdown natin kasi kami kumikita, kami wala pa kami sa mga tao. Bibigyan natin ng tago 1,000 pesos yan para hindi sila umalma. Yun naman lagi yung sinasabi eh. Yan ako ang gugulo eh. Yan. So, bibigyan ng tago 1,000 pesos just to insult people. Insulto na yung mga tao. Tapos, sasabihin nila, oh, tutulong namin sa ito, ayuda to, kasi wala na pera yung bansa. I'm not trying to say na masama yung presidente natin. Hindi ako anti-government. I'm not doing anything like that. I'm not saying anything like that. Ang sinasabi ko is, may mga kabalbala na nangyayari sa Pilipinas na hindi dapat nangyayari. Kasi sa ibang bansa, hindi nangyayari. Taiwan, hindi na masyado. Taiwan, hindi na masyado ang protocol na pwede sa COVID. Ano pa? Sa ibang bansa, like US, baluwag na rin sila pagdating dyan. Sabi nyo, but sa US na dahil namatay? Paano nasabi sa COVID namatay? We always go back to that question. Paano nyo nasabi na sa COVID namatay?
Anong data ninyo? Anong proof ninyo sa COVID matay? E maglood ko kayo sa COVID ward, I don't have to walk to the COVID ward kasi sinasabi nyo nga deadly, diba? Nakakamatay siya pag tinamaan ako, mamatay ako, diba? Sabi nyo airborne, diba? Kapag yan tumama sa katawan ko, mamatay ako, diba? Yun pinag-uusapan natin dito, diba? Tapos sinasabi nyo, oh, yun nga, yakapin mo nga yung pulubi. Sagot ng mga bobo yan. Wag na, kung ganyan lang sagot nyo, huwag nakisumagot sa akin. Hindi kayo ubra. Kabubuhan yan. Diba? Yakapin mo nga yung pulubi. Have you not heard of transmission? Paano natatransmit yung isang sakit into another sakit? Meron kang bottled water, COVID positive ka, uminom ka, tinapon mo, pinulot ng kulubi, nilagay niya sa bibig niya, ininuman niya, hindi siya makahawa. Kailangan pa bang yakapin ng kulubi? Ang bobo naman. So yun naman yung mga doktor nagsasabi niyan, yakapin mo nga yung kulubi, may umayakap pa sa kulubi, bobo kayo. Mga bobo kayo. Kung sino man nag-iisip niyan, ang bobo niyo. Sabi ko yung totoo, ha? Sabi nga sa inyo, tinitira ako ng mga yan kasi nga, they're trying to divert yung usapan. Na, oh, sinabi ko daw, wala daw COVID. Hindi, balikan mo yung dati yung video, sinabi mo walang COVID. No, you're taking things out of context kasi naikinig kayo dun sa racist na Australiano. Ginagawa ng racist na Australiano, kumukuha siya ng clip ng video ko, tapos ini-edit niya para palabasin niya na tama siya. Tapos mag-google siya, mag-screenshot siya sa Google, para ma-prove niya na tama siya at mali ako. The thing is, ang dali-dali mag-google, para lang i-prove ko yung point ko, i-google ko lang din yung point ko, ganun lang din kasimple. Pero ang tanong, anong totoo? Anong totoong nangyayari sa Pilipinas? Kino-convert ang isang case na hindi naman COVID into COVID. Yun ang problema. Alam nating lahat yan. Marami sa ating naniniwala dyan. Marami sa atin ang same point of view ko. Ang issue dito ay yung pinapahabang ECQ. Pinapahabang ECQ kasi ang ginagawa nila. Alright? May mga gumagawa ng pera. And maraming doktor, hindi lahat. Yan, ilinaw ko, hindi lahat ng doktor gumagawa nito, pero maraming doktor ang ikinabang dito ngayon. Kaya nga, pinapalabas nila yung mga trolls nila, ginagamit lang DOH. DOH naman, parang, oh, fake news yan. That's cyberbullying, DOH. Hindi nyo ba alam yan? Pero, but then again, dahil gobyerno kayo, kasi alam nyo, sino ba naman ako? Hindi man ako si Raffy Tulfo, no? Pwede nyo kung ganun-ganun yan. Pero kung si Raffy Tulfo, nagpangalan, si ganito, si ganyan, bumaba ka na sa pwesto mo, wala kayo masabi dun. All of a sudden, oh, tamemi kayo. Pero pag, sino ba naman si Dr. Ron? Ano ba, simple tao lang naman yan. Pwede natin kapakapakan yan. Pwede tayo gumawa ng smear campaign. Sira-siraan natin. Gamitin natin si Adam Bedlog na racist. Gamitin natin si Mata. Gamitin natin si Alvin Francisco. Gamitin natin mga doktor dito na naniniwala sa pananaw natin. Na dinay nila yung fact na nangyayari talaga ito. Dinay nila. Kasi nga, yun naman ang point dito, di ba? May gumagawa ng pera. Alright, guys. Mamaya-maya, kasi medyo maguloyan ako eh. Mamaya tatapik ko kung ba't hindi ako magpapavaccine. I-detail ko sa inyo kung ano yung laman ng vaccine na yan. Kasi may laman yung vaccine na yan, hindi dapat pumasok sa katawan natin. May laman yung vaccine na yan, hindi dapat pumasok sa... Bigyan ko kayo ng hint para doon sa video ko mamaya sa vaccine. It takes around 10 to 15 years para ma-perfect or at least maging safe yung isang vaccine para mailabas sa mga tao. Right now, you people na nagpa-vaccinate na, you are part of human experimentation. Parte kayo ng experiment na hindi sinasabi sa inyo ng gobyerno. Hindi sinasabi sa inyo ng DOH na parte kayo ng experiment. Walang informed consent. Yan, parte yan ang sasabihin ko mamaya. Kaya abangan nyo yung video na yun about sa vaccine. Kaya kung kayo, hindi kayo ang pabavaccinate ba kayo, hindi, abangan nyo muna yan. I'm not spreading misinformation here. Sinasabi ko lang sa iyo, opinion ko kung bakit hindi ako magpapavaccinate. Anyway guys, huwag magpapaniwala sa mga smear campaign kasi obviously, puro kalokohan, puro paninira lang yung alam ng mga Pilipinong naninira sa atin. Yung mga doktor na may mga trolls, si Adam Bedlog, si Bayot, supot niya, hindi, si Bill Gates niya, hindi doktor, pinupush yung vaccine eh. Oh, but si Bill Gates, hindi yung tinitira. Anyway guys, this is Dr. Ron. Stay safe. When I say stay safe, lumayo kayo sa mga chismis ng mga haters. Huwag kayong lalabas ng walang mask at walang face shield kasi yun ang batas. Stay safe from these people na nanguhuli. Ginagawa tayong communist country. Stay safe from them. Not from the coronavirus itself. Yes, may coronavirus, but it's not that rampant. Yun ang stand ko dyan. Yes, may coronavirus, but it's not that rampant anymore. I don't have to go to ER to know that. Kung yung nakapaglulokohin, alam na ng taong bahay niyan. Ginagago yung taong bahay. Alam na natin yan. Anyway guys, it's Dr. Ron. You have a nice one.